Nagulat ako masyado. Inisip ko, saan kaya yung Pilipinas sa mapa? Back to zero talaga. Iba kasi yung mga guro dito sa Amerika, ano, taga-Amerika sila. Kung meron kang hindi alam, makakatulong sila sa Ingles. Pero habang sa Pilipinas ako, wala akong tulong. Pagdating mo mismo sa Pilipinas, sa airport, ano yung pakiramdam mo? Nung bumaba ako sa aeroplano, nagulat na ako na hinihal ako sa sobrang bigat ng hangin. Mainit! Sabi ng PAG-ASA, posibleng umakyat sa dangerous level ang heat index o ramdam na init sa 10 lugar sa bansa. Maaaring maglaro sa 42 to 51 degrees Celsius ang damang init sa mga lugar na yan. Magulo yung buhay ko kanil sa Yan, welcome po sa Jeepney School Tambayan at ang tambay natin sa araw na ito ay si Tyler! Kumusta? Tyler! Si Tyler ay... hindi ka lumaki, di ba? Pero tumira ka sa Pilipinas. Oo. Sige, magpakilala ka naman sa atin. Sige, ako po si Tyler. Tumira ako sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. At ano, sa Sorsogon po ako, tsaka sa Legazpi. Kaya... dumaan po ako sa Albay, sa karamihan ng oras ko doon. Nakatira ako dito sa Utah, dito din po akong ipinanganak. At may asawa ako, nag-aaral kami sa university. Ano pa, mahilig kami sa pagkain at mga kanta. Yeah. At sa bansang Pilipinas. Yeah. Kaya masaya akong pumunta dito. Ang galing. So tumira ka sa Sorsogon. Sorsogon. Sa Albay? Sa Albay. Sa Albay. Opo, sa Bacacay, Donsol, Irusin, at Legazpi. Ang galing, galing. So, bago ka dumating sa Pilipinas, so nung nalaman mo na sa Pilipinas ka pupunta at titira ng 2 taon, ano yung unang naging, ano yung initial thought mo? Nung narinig ko na pupunta ako doon, nagulat ako masyado. Inisip ko, saan kaya yung Pilipinas sa mapa? Kaya hinanap ko siya. Masyado siyang malayo. At wala din akong alam sa bansa o sa tao. Kaya naging excited lang ako na pumunta doon para makilala yung mga tao at yung kultura. So talagang wala kang ideya? Wala talaga akong tungkol sa Pilipinas. Kasi yung iba na pumupunta sa Pilipinas... meron silang kakilala, kumaga na imbitahan sila sa bahay ng isang Pilipino, may kaibigan sila nung high school na Pilipino, kumaga meron kaunting connection. Pero ikaw talagang walang ideya. Talaga. So, paano yung pag-aaral ng Tagalog? Kasi kailangan mong matuto ng Tagalog dun, di ba? Oo. O dito, kailangan mong matuto ng Tagalog dito para magamit mo siya pagdating dun. So, kumusta yung proseso ng pag-aaral ng Tagalog? Maganda yung proseso. Mahirap din. Ano yung pinakamahirap? Pinakamahirap. Sa pag-aaral ng Tagalog? Iba talaga yung tinig ng wikang Tagalog. Mm-hmm. Like sa English, ano, a, e, i, o, u. Oo. Diba sa Tagalog masyado siyang mahirap. Oo. Kaya kinailangan kong i-train yung boses ko para maging maayos yung Tagalog ko. At saka... ano, nagsimula ako sa mga aklat at wala akong maintindihan sa una. Pero pag pumunta ako sa Pilipinas, pagkatapos ng ilang linggo at ilang buwan, medyo naging maayos yung Tagalog ko. At dumiretso lang ako hanggang sa naging mahusay ako. So, bale, natuto kang mag-Tagalog, nag-aral ka ng Tagalog bago ka pumunta sa Pilipinas. Mm-hmm. Ano yung pagkakaiba? Nung sa wakas, nandito ka na sa Pilipinas, napapaliguran ka na ng mga mga locals na nagtatagalog lang. Kasi nung ako, nung nag-move ako sa ibang bansa na may mga native English speakers, talagang back to zero ako sa English. Oo, totoo yan. Back to zero talaga.
Iba kasi yung mga guro dito sa Amerika, ano, taga-Amerika sila. Mm-mm. Kung meron kang hindi alam, makakatulong sila sa inyo sa English. Pero habang nasa Pilipinas ako, wala akong tulong. Kaya sa akin talaga yung responsibilidad na matuto. At pero nakakatulong masyado na maging surrounded lang ng wika araw-araw. Kaya kinaya ko naman. Kumusta naman yung pagdating mo? Pagdating mo mismo sa Pilipinas, sa airport, ano yung pakiramdam mo? Mainit. Diba? Sobrang init. Talagang, ano, ano mang tawag dun yung, di ba, humid? Humid, oo. Sobrang humid. Kasi walang humidity dito sa Utah. Oo. Talagang tuyong-tuyo yung hangin. Mm-hmm. Kaya nung bumaba ako sa aeroplano, nagulat lang ako na, medyo like, hiningal ako. Oo. Like, sa sobrang bigat ng hangin. Ay, totoo. Oo. Totoo nga. Mahirap yan para sa may mga hika. Oo. Ngayon, nung nasa Pilipinas ka na ng 2 taon, kumusta naman yung 2 taong yun na buhay mo doon sa Pilipinas? Masaya. Magulo yung buhay ko. Hindi dahil sa Pilipinas, pero dahil din sa mga ginagawa ko doon. Mm-hmm. Marami akong nakilalang tao na mabait. Mm-hmm. Kaya kahit mainit at iba yung pagkain sa gusto kong pagkain sa Amerika, oh, ay talagang masaya yung panahon ko doon. Ano yung pinaka, meron ka bang pinaka nakakatawang karanasan mo sa Pilipinas? gamit ang Tagalog. Meron ba? O parang like, nakakatawa lang yung gamit ang Tagalog. Gamit ang Tagalog. Meron kaming isang, kasi ano, naging missionero ako sa Pilipinas, mm-hmm, pero nagturo kami sa ibang tao. At sinabi ko sa isang nanay na sana magiging maayos ang pusa niya. Yung gusto kong sabihin ay, sana magiging maayos ang puso mo. Pero, ano, kaya, sana naging maayos ang pusa niya. Pero, may pusa ba siya? Wala. Nakakahiya talaga yan. Tumawa sila. Puti na lang. May nag-share sa akin na sinabi niya daw sa kausap niya, pwede po ba kami pumasok sa buhay niyo? Imbis na bahay niyo. Sobrang, yung pagkakaiba kasi ba, pusa, puso, buhay, bahay, nakakalito minsan. Nakakalito talaga. Nakakatawa. Bukod sa Tagalog, ano pa yung ibang karanasan mo na siguro nakakatawa? Nakakatawa. Habang nasa Donsol ako, sa Sorsogon, habang naliligo ako, syempre hubad, di ba? Meron akong napansin na gagamba. sa gilid ko lang. Nagulat ako masyado. Tsaka sumigaw. Feeling ko like wala akong magagawa dahil hubad ako. Di pwedeng umalis kasi makikita ako ng mga kaibigan ko. Ano? Buti na lang may tubig doon para alisin yung gagamba. siguro para sa iyo na hindi lumaki na maraming gagamba sa paligid. Nakakatakot talaga 'yun, 'di ba? Nakakatakot kasi parang yung mindset ninyo o ng mga lumaki na dito sa Amerika, yung talagang nakakatakot yung mga gagamba o kaya may mga poisonous na gagamba. Lalo na kung sa Australia ka lumaki, di ba? So yung nakakatakot siya. So tapos makikita mo na sa CR. Pero malaki din. Normal siya sa Pilipinas. Sa Amerika, ano, maliit lang. Doon sa Pilipinas. Kasi mas malaki pa sa kamay mo. Oo, di ba? Ako naman, hindi ako takot sa gagamba kasi lumaki ako doon, syempre. Naalala ko nung bata pa ako. Mm-mm. Naghahanap kami ng gagamba kasi ilalaban namin siya para magkapera kami. Yung mga pinsan ko, gabi na, naghahanap kami sa mga damuhan kasi yung kailangan, yung gagamba daw na pinakamagaling sa laban. Yun, makikita mo daw siya sa mga damuhan, sa mga gubat-gubat. Pero yun daw mga gagamba sa bahay, ay bahay lang sila, hindi sila fighter. So kami palagi, nung mga bata pa kami, palagi kami nasa labas ng bahay tuwing gabi naghahanap ng gagamba. Ganon kami ka-komportable sa gagamba.
Ngayon, nung nakakatawa, yan ha, ngayon nung nasa Pilipinas ka, hindi siyempre lahat palagi maganda, masaya. Merong mga paghihirap ka ba? Parang may mga panahon ba na nahirapan ka habang nasa Pilipinas ka? Minsan, naging homesick lang ako. Iba talaga yung bansa na yan sa bansang Amerika. Kaya, medyo naging lonely lang ako minsan kasi wala akong kausap na like pamilya o mga malapit na kaibigan. Pero yung mga Pilipino, nakakapasaya yung ugali nila. Kaya kahit medyo naging malungkot ako minsan dahil sa kabaitan nila, naging masaya din yung buhay. At mahirap yun kung nasa isang foreign country ka, malayo sa pamilya, tapos nahihirapan ka pa sa wika, di ba? Mahirap talaga yun. Pero kailan ka nasanay? Siguro, parang naisip mo, this is home. This is where I'm at now. This is where I'll be living for para sa next na 2 years. Siguro, mga 3 buwan na medyo feeling ko na Pilipinas na yung home ko ngayon. Dahil medyo naging mahusay ako sa wika. Marami akong naging kakilala sa Pilipinas. Kaya habang nasa Donsol ako noon, at feeling ko na second home na yung Pilipinas sa akin, at masaya ako dito. Aww, ang galing. Nakakatuwa naman yun. Ngayon nung pa-uwi ka na, kasi nandun ka ng 2 taon, buong buhay mo na sa Pilipinas ka, paano yung pag-uwi mo? Naging madali ba? Naging mahirap? Hirap din. Parang baliktad lang sa karanasan ko sa una. Tsaka COVID din. COVID yung rason na kailangan kong umuwi. Kaya umuwi ako, walang tao sa labas, at maraming restrictions. Kaya iba talaga. Namiss ko yung Pilipinas. Tsaka malamig dito, like sa buong taglamig, at mainit sa Pilipinas. Kaya nalungkot din ako dyan. Tsaka namiss ko yung kanin. Ay. Wala masyadong kanin dito. Totoo. Ang hirap niyan. Kasi parang masaya ka na, nakauwi ka na, pero parang ang puso mo nasa Pilipinas pa din. Nakakalungkot. Ngayon, habang nasa Pilipinas ka sa buong 2 taon, meron ka bang karanasan doon na kakaiba? O kaya ay, ano yung hindi mo makakalimutang karanasan sa Pilipinas? Na palagi mong ikukwento, siguro sa mga anak mo, sa magiging anak mo. Alam mo yung mga ganun kwento? Oo, alam ko yan. Kasi marami nakakatawang nangyari sa akin. Siguro, bukod sa mga gagamba, marami din daga sa mga bahay namin. At di ko naisip na, takot pala ako sa mga daga. Kasi marami sila, habang nakatira ako sa Legazpi, dahil sa siyudad siya, maraming daga. Tsaka yung kasama ko, yung kaibigan ko, ay taga New Zealand. Kaya masyado siyang matangkad at malaki talaga siya. Pero natakot talaga siya sa mga daga. Like tumalon siya at umalis siya sa bahay. Kaya, at humawak siya sa akin kasi sa sobrang takot niya. Kaya lagi kong kwento yan sa mga pamilya ko. Nakakatawa. Alam mo ba, merong siguro isa sa mga dahilan kung bakit sanay kami sa mga daga o hindi namin sila talagang tinataboy. Kasi hindi ko alam kung saan nanggaling yung ideya na to. Sinabi nila na kapag daw sinubukan mong patayin yung daga, tapos, alam mo ba yun? May revenge sila, di ba? Ano yun? Anong sinabi sa'yo? Sabi lang na kung papatayin mo sila o kung or sisikapin mong tanggalin yung mga daga sa bahay mo, like, kakainin nila yung mga gamit mo, like, pupunta sila sa kama mo habang natutulog ka, mga ganyan. Totoo! Talagang gaganti sila na yun. Magre-revenge talaga sila. So, yun yung parang iniisip namin na, kapag nakakita mo yung hayaan mo na lang dyan para hindi masira yung mga damit natin. Isa din sa mga ginagawa namin noon ay, bago kaming babalik sa bahay, pinapatay namin yung ilaw. Para pagbalik namin,
sinasabi namin, naghahantay muna kami sa harap ng pader or sa door. At tsaka binubuksan namin yung ilaw at mm-hmm. binubuksan namin yung door at tinitingnan lang namin yung mga daga sa sa kwarto kasi masyado silang marami. Tsaka aalis sila. Pero binilang namin sila at minsan abot sila ng 20 or 30. Talaga? Saan probinsya yan? Sa Legazpi din. Legazpi din? Ah, nakakaloka. Grabe. Pero siguro nakakatuwang kwento. Na, di ba? Tumira ka, literal na tumira ka sa kasama si Ratatouille. Pero hindi sila marunong magluto. Hindi sila magluto. Hindi mo alam. Di ba? Sige. So, ngayon, so sa lahat ng lugar na tinirahan mo sa Pilipinas, alin yung pinaka-paborito mo at bakit? O pinaka-gusto mong lugar? Siguro, Don Sol, sa Sorsogon. Dahil masyadong maganda yung lugar. Mm-hmm. Kahit saan sa Pilipinas, mabait talaga yung mga tao. Kaya wala akong paborito mm-hmm. doon. Pero may dagat sa Don Sol. Oh. Saka hindi kami nakapunta sa dagat, pero may mga butan ding doon. Tsaka yung Alitap-Tap din, marami sila na malapit sa ilog. Tsaka pinapulse sila sa gabi at masyadong, like, parang avatar. Talaga? Hala, gusto kong maranasan yan. Masyadong maganda doon. Parang movie. Parang habang nire-describe mo, parang nilalarawan mo yung lugar na Don Sol-Sorsogon, di ba? Mm-hmm. Para siyang pelikula. Oo, parang pelikula. Ang galing, nakakatuwa. Nakakatuwa naman. Ngayon, actually gusto ko itong itanong, meron ka bang karanasan sa Pilipinas na nakakatakot? Na parang natakot ka talaga? Na nandun ka o kaya ay nag-alala ka? Siguro sa mga aso. Mga tao, ulit, mabait talaga sila. Pero sa aso, kapag isa lang yung aso, pwede kang mag-ganito na lang. Oo. Like, o kung may tubig ka, squirt mo lang sila. Pero minsan, sa lungsod, masyadong marami yung mga aso tsaka magkakaibigan sila. At maraming aso ay nakatira sa dulo ng isang kalsada na malapit sa bahay namin. Oh, naku po! Kaya minsan kapag gabi na, pag umaalis kami ng bahay, mm-hmm. Hinahabol kami ng mga aso. Tsaka dahil sa masyadong marami sila, hindi sila natatakot sa amin. Oh. Kaya takpo na takpo talaga gang kami. Gang sila eh, gang. Oo, mga gang sila. Gang dogs. Doon kami natakot masyado. Kahit ako, lumaki sa Pilipinas, takot ako sa mga aso. Pero, ito yung isang bagay na sinabi sa akin ng nanay ko. Kapag daw may aso, huwag mong tingnan. Kasi kapag tiningnan mo, parang gusto nila na yung attention eh. Na natatakot ka, kapag they can sense fear. So, at yun yung nag-aano sa kanila ng kanilang ego na, tatakutin ko to, tatahulan ko to. So, naalala ko talaga, sinabihan ako ng nanay ko, kapag may aso, huwag kang tumingin. Tumingin ka sa malayo, i-ignore mo lang yung aso. Ano naman payo yan? So, wala akong natanggap na payo. So talaga, tuwing may makikita akong aso na tumatahol sa akin, parang mahirap kasi ang initial thought ko, iisipin ko, takbo na! Tatakbo ako ng mabilis! Kasi yun yung ginawa ko dati. At hindi, it was not a good idea. Ka kasi nung tumakbo ako ng bata ako, hinabol ako, tumakbo ako. Nagtawag yung aso ng kasama. So lahat ng aso sa kapitbahay nagsama-sama sila, tapos na corner talaga ako, sumigaw ako. It was sobrang traumatic talaga yung experience na yun. Sigaw, tapos yun, tinulungan na lang ako nung kapitbahay. Pero sobrang nakakatakot yan. Kaya yun, mula nung sinabihan ako na huwag kang tumingin, talagang pag nakakakita akong aso, para akong robot. Kasi ayokong tahulan ako, ayokong habulin ako. And it worked! Wow. Effective talaga siya. Effective siya. 10 recommendation na huwag kang titingin kapag may aso. Huwag mo titingnan yung aso, talagang hahabulin ka nila kapag tumingin ka. Yeah, life advice yan. Yan, yeah, life advice yan. Tama ka. Magaling. Sige. Ngayon, akala ko naman ang pinaka-nakakatakot na experience mo kasi ay mga,
takot yung mga terorista, di ba? Kasi, o kaya ay mga parang may nangyari na nakakatakot na life-changing. Pero yung aso, nakakatawa siya kasi talaga kalaban ng lahat kahit mga Pilipino yung mga asong askal. Askal ba ang tawag sa inyo? Kalye, askal. Then, anong salitang Tagalog uli niya ang palagi mong ginagamit? Yung salitang basta. Kasi walang kapareho dito sa English. Kaya kapag wala akong masasabi, sinasabi ko lang basta. Tama, matalino, maganda. Gusto ko yan. Sige, parang seryoso ko. Gusto ko yan. Seryoso ko. Sige, ngayon pagdating naman sa tradisyon at kultura ng Pilipinas, anong kultura o tradisyon yung nagustuhan mo talaga? Siyempre, dahil lagi akong naglalakad, gusto ko yung tradisyon na yung mga Pilipino ay nag-o-offer sila ng pagkain sa'yo kapag dumadaan ka lang sa bahay. Minsan, hindi kami pumasok sa bahay, pero kadalasan, pumasok talaga kami at kumain. At magandang paraan yan para makilala sila. At masyado silang mabait. Like, talagang magbibigay ka sila ng pagkain sa'yo. Kahit hindi ka nila kilala. Oo. Diba? Ang galing. Tsaka sa Pasko din, kasi masyadong mahaba yung panahon ng Pasko sa Pilipinas. Masaya yan. Kasi simula siya sa September, diba? Tsaka hanggang sa Disyembre, Pasko na. Dito sa Amerika, ilang linggo lang. Kaya masaya yan sa Pilipinas. So, yung Pasko mo sa Pilipinas, kumusta yung Pasko mo sa Pilipinas? Masaya. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag Pasko, mas mabait pa yung mga Pilipino. Nagbibigay sila ng mga pagkain. Mabuti silang mga kaibigan. At tsaka maganda yung lungsod kapag Pasko. Maraming magagawa sa labas. Kaya masayang panahon yan. Totoo yan. Kasi habang ngayon na nandito ako sa US, pag nagpapasko kami, nagbubukas kami ng mga regalo, sabi ko, ang saya. Tapos na. Tapos na, okay. Pero naalala ko kasi nung lumaki ako sa Pilipinas, yung Pasko, hindi lang siya pang pamilya. Pang lahatan talaga siya. It's for everyone in the community. So, bale, magpapasko ka sa pamilya mo, tapos yung barangay mo, yung puok mo, yung neighborhood mo, magkakaroon din ng block party. Magkakaroon ng Christmas party. Tapos, naalala ko noon, lahat ay mapagbigay. Lahat ay generous sa Pasko. Papipilahin nila kami na, oh, pila! Sino gusto may pera? So, lahat ng mga bata nakapila. Tsaka nagka-caroling sila. Oh, yun yung pinaka-na-miss ko. Nakapag-caroling ba kayo sa Pilipinas? Nag-caroling sila sa amin, pero hindi kami nag-carol. Hindi mo naranasan yung pangangaroling. Masaya yung, isa yun sa pinaka- masayang karanasan ko, like childhood memory ko, ay yung pangangaroling kasi hindi siya para sa aming like personal need na pera kasi diba bibigyan ka nila ng pera. Pero yung ginawa namin yung para mag-ipon, mag-raise ng fund para sa party namin sa neighborhood. So kapag Pasko, may video okay, may pa-party, may games, may namimigay ng pera kasi it was like a community. Parang lahat nag-contribute, lahat nagtumulong para maging masaya yung Pasko. So, yun yung na-miss ko sa Pilipinas. Dito masaya ako kasi kasama ko ang pamilya ko, like, my family. Pero doon, there's walang room sa'yo para maging malungkot sa Pasko. Ito yan. Lahat kasali, lahat invited, may pamilya ka man o wala, kasali ka sa Pasko. Mararamdaman mo ang Pasko, di ba? Okay. Sige, so ngayon na nakabalik ka na, nandito ka na muli sa Amerika, buhay Amerika ka na ulit. Ano yung mga ugaling Pilipino o mga nakasanayan mo sa Pilipinas na hanggang ngayon ginagawa mo pa rin? Magandang tanong yan. Isa sa mga napansin ko sa Pilipinas ay masyadong mahiyain yung mga tao, marespeto din sila. At habang umiikot sila sa mga tao, excuse me po.
Ganun pa rin yung ginagawa ko sa Amerika. Talaga? Or kung lumalakad ako at may mga taong nag-uusap, nagganito ako para umikot sa kanila. At maganda yun kasi parang nagpapakita ka na gusto mong maging polite, gusto mong, ayaw mong maistorbo sila, di ba? Kasi yan yung napansin ko dito kapag may nag-uusap, you just like walk between, like, lalakad ka lang sa gitna nila. So, yun yung mga Pilipino, excuse po, excuse me po, ayoko makaistorbo, dadaan lang ako, di ba? Ang galing. At parang, ina-appreciate din yan ng mga Amerikano, kahit hindi ginagawa masyado dito, kapag yan yung ginagawa ko, masaya sila. Kasi hindi ini-interrupt yung conversation nila, mga ganyan. Maganda. So parang sana lahat ganun. Oo. 'Di ba? So yun yung ugaling Pilipino na dapat ginagawa ng lahat. Oo. Yeah, magaling. Sige. So ngayon, paano naging kapaki-pakinabang para sa iyo ang Tagalog ngayon na hindi ka na nakatira sa Pilipinas? Yung wikang Tagalog, parang kapag meron kang alam sa isa pang wika, lumalawak ang mundo. Like dati, mga Amerikano lang yung pwede kong kausapin. Ngayon, Pilipino din. Marami pala sila dito sa Amerika. Kaya mas marami yung mga kaibigan ko ngayon. Kaya kong i-express yung sarili ko dahil mas marami akong alam sa mga salita. Kaya yung pinakamadali ay kapag kasama ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa Pilipinas. Kasi nag-English kami, tsaka minsan Taglish o Tagalog lang para maging buo talaga yung kausapan namin. Galing, no? Tsaka, mas lumaki ang pamilya mo. Oo. Diba? Oh, yeah. Kasi, kapag may kakilala kang Pilipino, nagtatagalog ka, automatically you become part of that family. Oh. Diba? Parang nakakatuwa kasi nagiging parte ka ng isang global na pamilya. Tsaka available din na sa akin yung mga music, mga pelikula na dati hindi ko maintindihan. Kaya lumawak din yung mundo na yan sa akin. Tama. Talagang maganda. Maganda. Yeah. Overall, ang benepisyo sa'yo ng, yung pagkatuto o yung ability ako na hindi marunong mag-Tagalog. Yung marunong ka mag-Tagalog, malaki yung naging yung pakinabang niya para sa iyo. Yun, sige. Ngayon, para sa anong maipapayo mo sa mga tao na gustong matuto ng Tagalog, whether, gusto na lang hindi na marunong ng Tagalog, whether gusto nila na makikonekta, hindi makikonekta, parang muling balikan ang kanilang mga ugat, like their roots, yung mga merong roots na Filipino, o kaya ay gusto nilang matuto ng Tagalog kasi pupunta sila sa Pilipinas, o kaya does anyone a language enthusiast, ano yung maipapayo mo sa mga gustong matuto ng Tagalog? Gandang tanong yan. Katulad siguro ng lahat ng wika, kailangan maging masipag sa pag-aaral. Sa tingin ko, isa sa mga pinakamahalaga sa pagtututo ng wika ay maging mahusay sa like pronunciation. Katulad ng Tagalog, A, E, I, O, U. Dati habang natututo pa rin ako, sinasabi ko lang yan sa bahay, A, E, I, O, U. Kahit sa harap ng salamin para maging magaling yung pronunciation ko. At kailangan mong i-immerse yung sarili mo sa kultura. Kung nagsasalita ka lamang at wala kang kausap, hindi ka magiging mas magaling sa wika. Kailangan hanapin ng pwedeng kausapin para matuto ka sa source. Tama. Magandang payo yan. Yung magkaroon ng magandang pundasyon sa pagsasalita, sa pronunciation, yung A-E-O, at immersion is the key. Yun yung pinakasusi para talagang matuto ka ng wikang Tagalog. Sige, magaling. Ngayon, anong plano mo? Ano yung mga gusto mong balikan sa Pilipinas? Marami akong hindi
nakakita habang nasa Pilipinas ako. Kaya gusto, pupunta ako sa January, sa susunod na January. At gusto namin balikan ang Boracay, at Bohol, Coron, at Palawan, syempre. Tsaka babalik din kami sa Albay kasi nandoon din yung Mount Mayon. At masyadong maganda yung Mayon. Kaya kahit saan sa Pilipinas, basta gusto namin bumalik at makita yung mga like from the magazines, yung mga picture na masyadong maganda. At ngayon, turista ka. Oh, turista, pero marunong mag-Tagalog. Marunong mag-Tagalog. Magugustuhan ka ng lahat ng mga tao. Magugulat sila. Ang galing. Salamat. See, ngayon, aalamin natin kung gaano ka-comfortable si Tyler sa pagta-Tagalog. I-challenge natin siya. Merong mga Tagalog tongue twister na sasabihin ko at tingnan natin kung magagawa din niya. Sige? Sige. Sige, so una ay minikaniko ni Monica ang makina ng makina ni Monica. Parang kailangan ko yan basahin. Sige, ito! Sige. Okay, pwede yan. Minikaniko ni Monica ang makina ng manika ni Monica. Magaling! Sige, so ngayon naman, ang sunod, hindi mo kailangan itong basahin. Okay. Sige. Nakakapagpabagabag. Oh, madali lang yan. Oh, madali lang. Sige. Nakakapagpabagabag. Isa pa nga. Nakakapagpabagabag. Ang galing, galing. So, ito na ang pangatlo. 70 pitumputing pating. 70, oh wait. Wait, mahirap yan. 70 pitumput, wait. 70 pitumputing pating. Magaling! 70 pitumputing pating. Magaling! Galing, galing mo ha. So, isang bagay na gusto din natin gawin sa podcast na ito ay magbibigay si Tyler ng payo, payong kaibigan sa isang kaibigan natin na nasa Pilipinas. Sige? So, babasahin ko yung sitwasyon niya at bibigyan tayo ni Tyler ng payo sa wikang Tagalog. Sige? Say, kumusta po? Ako po si Maria, isang simpleng asawa na nangangailangan ng payo. Ako po ay may asawa at mayroon kaming anak. Ang problema po ay ang aking biyanan. Kami po ay kasalukuyang nakatira sa kanilang tahanan at hindi po kami magkasundo. Araw-araw po ay may mga pagtatalo at hindi pagkakaintindihan. Napapansin ko po na palaging may kritisismo at pagpapakialam sa aming pamilya mula sa aking biyanan. Hindi ko po alam kung paano ko ito haharapin ng may respeto at pagmamahal para sa aking asawa at sa kanyang pamilya. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano po ang gagawin ninyo? Maria. Ano ang gagawin mo, Tyler, kung ikaw ang nasa sitwasyon na yan? Oh, mahirap na sitwasyon po yan. Sa una, like, talagang makaiba yung kultura dito kaysa sa kultura ng Pilipinas. Kaya siguro iba yung gagawin ko kung nasa Amerika ako. Pero kung Pilipino talaga ako at ito yung problema, siguro maghahanap lang ako ng oras na kausapin yung biyanan ko at sabihin sa kanila na like masyado kaming nagpapasalamat na binibigyan niyo kami ng pwedeng tirahan sa ngayon. Pero napansin po namin na medyo hindi tayo nagkakasundo at gusto namin maging kaibigan at masaya sa bahay at ayaw ko sana na masaktan yung relationship po natin. So, gusto ko lang hilingin sa inyo na if we can talk about yung mga bagay na mahirap sa atin at maghanap ng bagong paraan na harapin yung mga problema. Kasi mahirap kung nakikita yan ng mga bata. Mm-hmm. Kaya yan siguro yung sasabihin ko. So, talaga, at yun yung talagang pinakatamang paraan dahil kailangan mong kausapin, kailangan pag-usapang mabuti. Kasi maaaring baka hindi niya nalalaman ng biyanan na ganun pala yung naging epekto niya sa pagsasama nila, di ba? So, tama ang sinabi mo. Maraming salamat! So, kung para sa kaibigan natin si Maria, sana ay magawa mo ito at sana ay masolusyonan mo ang problema mo sa iyong biyanan. Sige, so ngayon, ang pinakahuling gagawin natin ay ang ating fast talk sa Tagalog na ginagawa ito sa Pilipinas ng isang show si
Boy Abunda, yun yung pangalan niya. At lahat ng guests niya, tinatanong niya ng mga tanong na ito. So, fast talk. So, kailangan sagutin mo ito sa loob ng isang minuto. Sige, so mabilisan na. Ready, go. Probinsya, siyudad. Probinsya. Mangga, ube. Mangga. Jeepney, tricycle. Jeepney. At adobo, sisig. Sisig. Taglamig o tag-init. Tag-init. Gabi, umaga. Umaga. Palawan o Boracay? Palawan. Malaking bahay o maliit na bahay? Malaking bahay. Truck o car? Car. Rock or R&B? Rock. Ben and Ben o Juan Carlos? Juan Carlos. Pansit o kanin? Pansit. Taong bahay o lakwacha? Lakwacha. Coke o Royal? Royal. Halo-halo o turon? Halo-halo. Balot o kikiam? Balot. Langka o durian? Langka. Dagat o bundok? Dagat. Filipino-style spaghetti or American-style spaghetti? American-style spaghetti. Sapatos o chinelas? Chinelas. Masaya ako dahil? Nandito ako. Mabait ako dahil? Sabi ng mama ko, maging mabait. Pagkatapos dito, pupunta ako sa? Bahay. Kakain ako mamaya ng? Pansit. Ang paborito kong pelikula ay? Nakalimutan ko. ano, paborito kong pelikula ay? Sige. Babalik ako sa Pilipinas sa? January. Mahal ko ang Pilipinas dahil? Sa mga tao. Salamat. Marami pong salamat. Ngayon, kung mayroon po kayong problema na gusto ninyong solusyonan o hinga ng payo sa ating mga magiging bisita, mag-email lang po kayo sa jeepneyschool@gmail.com. Ipadala nyo ang inyong problema at ito ang magiging sunod na tanong para sa ating susunod na tambay. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, Jeepney School Tambayan. Salamat! Salamat!